sana nag-comment ng ganun. Sana tinawagan mo naman ako o kaya tanong mo kay Marjorie. Bahaging pahayag ni Dennis Padilla sa nagkalat ng issue sa anak na si Julia Barreto. Bahaging mensahe ito ni Dennis sa dating broadcaster na si Jason Sa. Dahil sa paglalahad nito na buntis raw si Julia. At ang ama ng kanyang pinagdadala ay ang aktor na si Gerald Anderson. Sa interview kay Dennis nito lamang ay nagbigay ito ng reaksyon sa ipinakakalat na chismis ni Sonsa. Actually, ang unang nagtanong sa akin dito, sa set, si Rufa Gutierrez. Sabi niya sa akin, "Kuya Dennis, totoo ba?" Sabi ko, "Hindi siguro. Dahil kung totoo iyan, magte-text din naman sa akin yun eh. Papa, I'm pregnant." Ganun. Eh wala eh. Tapos nakita ko nga yung litrato ni Julia sa Instagram niya, na wala. So, fake news talaga. Lahat ni Dennis. So, ang akin lang, gusto kong sabihin kay Kuya Jay. Kuya Jay, bago ka sana nag-comment ng ganun, sana tinawagan mo naman ako. O kaya tanong mo kay Marjorie. O kaya mag-text ka kung sino man ang alam mo malapit kay Julia. Para malaman mo kung totoo o hindi. Kasi parang ang pagkabitaw ni Jason sa parang casual. Parang casual. Hindi siya news type. So, yun lang siguro ang kulang lang ni Kuya Jace doon. Yung coordination sa mga magulang tsaka doon sa bata. Dagdag pa nito. Wala namang balak si Dennis na idaan sa legal na usapan ang nasabing pangyayari. Mag-uusap na lang kami ng, yun lang, tawagan. At tsaka kung kailangan may mag-apologize siguro, apology lang siguro. Ayos lang yun dahil kaibigan din natin si Kuya Jay. Aniya, hindi pa naman nakakamusta ni Dennis ang anak. Hindi pa kami nag-uusap. Nag-text lang kami ni Leon kahapon, pero kamustahan lang. Pero I also respect the privacy of my daughter dahil she's already 23. Adult na yan eh, si Julia. Kapag merong hinihinging advice yan, te-text lang naman sa akin yan. So, hindi ko i-volunteer yung advice ko. Kasi adult na siya. So, pag nagtanong lang siya, Papa, what can I do? Tsaka lang ako nag-a-advise. Pero pag pinapangunahan, hindi ko ginagawa sa mga anak ko yon dahil, number one, I respect them as responsible adults. Number two, I respect them as my children. Sad ni Dennis. Share for